umamin ka na, Chris! May babae ka! Kitang-kita ko yon, kaya huwag ka nang magsinungaling! May babae ka, di ba? Sabihin mo! Oo, meron nga. May iba akong kinakasama. Pero masisisi mo ba ako, ha? Hindi mo maibigay sa akin ang pangangailangan ko. Ang kagustuhan kong maging ama! Alam mo naman kung gaano ko kagusto magkaanak, di ba? Pero hindi mo yung kayang ibigay sa akin. Kasi nga, baog ka! Tapos ngayon, sisisihin mo ako kung bakit ako nang bababae? Gusto ko lang magkaanak, kaya ako ginagawa yon. Ngayon, kung hindi mo kayang tanggapin yon, maghiwalay na lang tayo! Noon pa man kasi ay may hinala na siyang may iba itong babaeng kinakasama. Pero dahil hindi naman niya ito mahuli sa akto, ay naging tikom na lang ang bibig. At kaninang umaga nga, ay nahuli niya mismo ito na may kasamang ibang babae papasok ng motel. 5 taon na silang mag-asawa, at sa 5 taon na yon ay maayos naman ang kanilang pagsasama. Masaya sila, pero ngayong mga nakaraang buwan, ay tila ba unti-unting nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Nanlalamig na ang relasyon nila. Malalim na ang gabi tuwing umuuwi ng kanilang bahay. Bihira na lang din itong nakikisabay sa kanya sa pagkain dahil parang lagi itong nagmamadali. Wala rin silang anak sa kadahilan ng may problema sa matres ang babae. Pero hindi pa rin sapat yon para lokohin mo ako at gawin mo to sa akin! Napakawalang yamo, Chris! Minahal kita pero ganito may gaganti mo, ha? Hayop ka, Chris! Ang sama-sama mo! Wala kang kwentang asawa! Wala kang kwentang lalaki! Umiiyak na sambit ni Helena habang dinuduro ang asawa. Masama na kung masama. Wala akong pakialam. Basta hiwalay na tayo. Kaya huwag mo na akong papakialaman pa! Wika ng lalaki at lumabas ng bahay. Kumalabog pa ang pintuan sa pagkakasara nito. Naiwan sa loob si Helena. Iyak ng iyak ito. Hindi niya matanggap na hiniwalayan siya ng asawa para lang sa babae nito. Labis niyang minahal si Chris. Ibinigay niya ang lahat rito. Pinagsilbihan at inalagaan niya mula nung maging nobyo hanggang sa maging asawa niya to. Pero ito lamang ang igaganti ng asawa niya? Hindi. Hindi siya makakapayag. Pinunasan niya ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi at saka tumayo. Lumabas siya ng bahay at balak sundan ang asawa. Makalipas ang 3 taon, natupad ang pangarap ni Chris. Nagkaroon siya ng isang anak na lalaki. Magmula kasi nung maghiwalay sila ni Helena, ay tuluyan niya na itong pinakisamahan. Pinatira niya ito sa bahay niya. Nais man nilang magpakasal ngunit hindi maaari. Hindi pa kasi tuluyan nagde-divorce sina Chris at Helena. Kaya hindi niya ito maaaring pakasalan kasi kahit na sabihing hiwalay na sila, ngunit sa papel ng kanilang kasal ay mananatili silang mag-asawa. At isa pa, maaari silang kasuhan kung sakaling pakasalan niya ito. Han, kailan ba tayo magpapakasal? Ayoko na ng ganito. Ayoko na maging kabet. Pinag-uusapan na tayo ng mga kapitbahay natin. Na keso kabit lang raw ako. Na pumatol ako sa may asawa. Sawang-sawa na ako sa mga naririnig kong yun. Gusto ko na maging legal tayo. Wika ni Aurora, ang ina ng anak ni Chris, habang nagsusuklay ito ng mahaba niyang buhok sa harap ng malaking salamin. Han, napag-usapan na natin yan, hindi ba? Hindi tayo pwedeng magpakasal hanggat mag-asawa pa kami sa papel ni Helena. Makakasuhan tayo niyan. Alam mo yan. Sabi ni Chris na bumaba ng kama at lumapit kay Aurora. Napayakap siya rito patalikod. Hanggang sa unti-unting gumapang ang kamay nito paitaas ng damit ng babae. Napapikit noon si Aurora. At sa kanyang pagmulat, nakita niya sa salamin ng isang babae na puno ng dugo at napakasama ng titig nito sa kanya. Napasigaw siya. Ha?
Bakit? Ano nangyari? Naisambit ng lalaki na nagulat rin sa inasta ng babae na napalakas ang pagkakayakap. May babae. Si Helena. Nakita ko siya. Nandyan lang siya kanina. Natatakot ako sa itsura niya. Takot na wika ni Aurora na namumutla na ang mukha nito. Hindi naman alam ni Chris ang iaasta nito sa kanya. Kung tatawa ba siya o hindi. Ano? Sigurado ka ba dyan? Baka guni-guni mo lang yun. Tsaka paano naman makakarating dito si Helena? Natatawang wika ni Chris. Pero baka nga siguro, matulog na nga lang tayo. Hindi pa rin nawawala ang panginginig ng katawan ni Aurora. Naglakad na siya patungo sa kama at nahiga na doon. Tumabi na rin sa kanya ang lalaki. Habang nakahiga si Aurora, hindi pa rin mawaglit sa kanyang isipan na nakita kanina. Para kasi yung totoo. Hindi niya lang yung guni-guni. Hindi niya mawari kung bakit ganun ang kabang nararamdaman niya. Hanggang sa nakatulog na lang siya sa kakaisip doon. Samantala, isang dugo ang babae naman ang biglang sumulpot sa isang gilid ng kwartong yun. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa dalawang natutulog. Lalo na sa lalaki. Kinabukasan, maagang nagising si Chris dahil may appointment pa siya sa opisina nila. Alas 5 pa lang ng umaga, ay bumaba na siya ng kusina at nagtimpla ng kape. Habang ginagawa niya yon, naramdaman niya na tila may naglalakad sa kanyang likuran. Nilingon niya ito ngunit wala siyang nakitang ibang tao. Nagkibit-balikat na lang siya sa pag-aakalang gawa-gawa lang yon ng imahinasyon niya. Maya-maya lang ay narinig niya sa kinaroroonan niya ang pagkalabog ng pintuan ng kwarto ng kanyang anak. May sarili na rin kasing itong kwarto kahit bata pa ito. Kasama naman ito doon ang yaya nitong si Anna. Dahil sa curiosidad ay umakyat siya doon at binuksan ang pintuan. Gayon na lang ang kanyang pagkagimbal na makita ang anak nito na nakatayo malapit sa bintana at balak yatang tumalon. Agaran siyang tumakbo upang kunin ito. Mabuti na lang at nahawakan niya pa ito. Anak! Ibinaba niya ito sa sahig at mahigpit na niyakap. Anak, ano bang nangyayari? Bakit ka nandun? Anong ginagawa mo dun sa bintana? Nag-aalalang tanong ng lalaki sa anak. Sumagot naman ito na may babae raw siyang nakita at inaya siya nito. Kahit hindi pa masyadong maayos ang pagkakasalita nito, ay naiintindihan naman yon ng ama nito. Pero inisip na lamang ni Chris na baka guni-guni lang din yon ng kanyang anak dahil bata pa ito. Natagpuan naman niya ang yaya nito na natutulog sa lapag. Ginising naman niya yon upang samahan ang bata. Kakaalis lamang ni Chris ng kanilang bahay ng araw ding yon. Hindi na niya binanggit kay Aurora ang nangyari sa anak nila. Tinungo naman ni Aurora ang bakante nilang kwarto kung saan nandoon nakalagay lahat ng mga lumang gamit nila. Naghalukay siya doon hanggang sa makita niya ang isang kahon na naglalaman ng mga litrato. Binuksan niya yon at hindi nga siya nagkamali. Naroroon pa nga ang mga litrato ni Helena kasama si Chris, kung saan masaya pa ang dalawa noon. Sa akin lang si Chris, Helena. Hindi mo siya mababawi sa akin. Peste kang babae ka. Bakit hindi mo pa kami patahimikin? Sigaw niya sa litrato ng babae. Akma sana siyang lalabas ng kwartong yon, nang bigla na lang magsarado ang pintuan na ikinagulat ng babae. Pinipilit niyang buksan ang pinto, ngunit sadyang ayaw talagang magbukas. Hindi ko talaga kayo patatahimikin hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo! Nagulat si Aurora sa nagsalita mula sa likuran. Napaharap siya doon. Isang babaeng duguan at wasak ang ulo ang nakita niya. Helena? Naisambit niya. Kilala niya ito kahit na duguan ng muka. Naaksidente si Helena habang hinahabol nito ang asawa. Nabangga siya ng truck at tumalsik sa malayo na nawasak ang ulo. Pero ganun pa man,
bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Isinumpa niya sa sarili na maghihiganti siya. Ikaw at ang walang kwenta kong asawa ang may kasalanan kung bakit ako namatay. Napakawalang hiya niyo! Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. At ngayon, ito na ang panahon para maghiganti! Kasabay noon ang paglipara ng mga bagay sa loob ng kwarto at ng paghangin ng malakas. Pati ang buhok ni Helena ay gumagalaw rin. Natatakot man ngunit hindi nagpatinag si Aurora. Nilabanan niya ang takot. Hindi mo ako matatakot, Helena. Patay ka na, kaya bumalik ka na lang sa hukay na pinanggalingan mo. Wika ni Aurora. Ikinagalit yon ni Helena. Kaya iniangat niya ito sa ere at mahigpit na sinakal. Helena, tama na. Maawa ka sa akin. May anak ako, Helena. Hayaan mo na lang kami ni Chris. Hindi ka na niya mahal, kaya tumigil ka na. Nahihirapang huminga na wika ni Aurora. Maawa? Bakit? Naawa ba kayo sa akin nung niloko niyo ako? Naisip niyo man lang ba kung anong mararamdaman ko habang nakikipaglandian ka sa asawa ko? Paalam, Aurora! Wika ni Helena at ibinagsak sa sahigang katawan ni Aurora. Humandusay ito habang unti-unting lumabas ang pulang likido sa ulo ng babae. Mataas rin kasi ang kinabagsakan nito. Papasok naman noon ng bahay si Chris upang kunin ang kanyang cellphone. Nakalimutan niya kasi itong dalhin kanina, kaya binalikan na lamang niya. Pagpasok niya ng bahay, sa sala pa lang ay natanaw niya ang isang figura ng babae. Nilapitan niya yon sa pag-aakalang si Aurora. Niyakap niya muli ito patalikod at nagwika. Han, I miss you so much. Sumagot ang babae. Ako rin. Namiss kita. Napakala siya rito ng yakap at bahagyang napalayo. Pamilyar sa kanya ang boses na yon. Dahan-dahan lumingon sa kanya ang babae na wasak ang ulo at puno ng dugo. Helena. Wika niya. Kumusta, mahal kong asawa? Salamat po sa inyong pakikinig and welcome po sa mga new subscriber natin. And syempre, thank you kay Grace Constantino ang may bahay ni Ang Hukom. Super galing, super salamat po. And shoutout po kay Creepy Bunny, Cecil Rodriguez, Aya Flores, Ma'am Marites, Chibi, and Baby Jean. Kita-kits po tayo next story. Thank you!